Here. Yours are good, so let's eat. Welcome back to my channel. This is Angelo Cinco Vlog. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell so that you're updated for our next video. So for today's video guys, magluluto tayo ng ulam for lunch, which is ang napili kong lutuin ay ang chicken binakol sa buko. So samahan niyo ako guys, lutuin at i-prepare ang menu na to, at ito yung mga kailangan natin para magawa natin to, and of course tikman natin after natin maluto. So wag nating patagalin guys, ito na yung mga kailangan nating sangkap. Yes, kailangan natin ng papaya, green papaya, of course ang ating buko, and dahon ng sili, and of course dahon ng labog. Ewan ko sa inyo guys anong tawag dito, basta sa amin labog. And kailangan natin ng buko juice, syempre para mas lalong malasa yung ating binakol na chicken. And of course our ginger or onions and garlic, and siling haba, and the lemongrass, and a magic syrup para dagdag lasa din. So, let's start guys. Unahin natin ang ginger. Nalagay ko na kasi yung mantika sa kawali. Naka-ready na siya. Hintayin na natin konti and then ilagay ang garlic. Optional naman guys, ano yung uunahin nyo sa pag-isa. Basta ako laging ginger, then garlic. And then, ang onions. Yun. So, pag okay na, ilagay natin ang chicken. So, na-prepare ko na sila guys. Nalinis ko na lahat, pati yung mga gulay, para easy na sa ating pagluluto. And ilagay natin ang ating asin and magic syrup. After nyan, ang ating buko juice. Guys, normal na tinolang manok. Yun nga lang, yung sabaw niya is ang buko juice. Tapos nilagyan siya ng buko. And of course, ang lasa is iba din. So, ilagay na natin ang ating papaya. And of course, ang ating coconut. Yung buko natin para sabay silang maluto. And then, wait natin for a while hanggang maluto yung papaya natin. Tsaka yung buko. Yes. Nihalo konti. Then wait for a while hanggang maluto yung ating gulay. Pati ang buko and also the chicken. So, na-transfer ka siya guys sa malaking lutuan kasi doon kanina. Hindi talaga kasya yung ating gulay. Hindi na siya matakpan. So,
nilipat ko siya dito sa isang lutuan para naman comfortable yung ating gulay, yung ating chicken, at saka yung sabaw is kasya siya. Sarap pa naman yung sabaw kasi sayang naman yung boko juice, kaya ubusin na natin. Medyo half cook na ang ating papaya. Lagyan natin ng sili. Naglalagay lang naman ako ng sili, guys, para ano siya. Kasi mabango kasi pag mayroong siling haba. Hindi ko naman siya kinakain. Basta ano lang, gusto ko lang na every luto ko is mayroong ganyan. So ilagay natin yung labog. Ano gusto niyo yung labog, guys? Anong tawag dyan sa inyo? Maasim kasi yan siya. Labog. And of course, after ng labog is ang dahon ng sili. Ilagay na rin natin. Di ba? Sarap niyan, guys. I-try niyo. Just wait for a while hanggang maluto yung ating green leafy vegetables para pwede na tayong makakain. Mabilisan naman yung luto, guys. Just wait for a while. And of course, tikman natin para malaman natin kung okay na ba yung timpla or hindi pa. And okay na siya. Ready to serve na ang ating chicken binakul sa buko. O, diba? So, kayo guys, look, may time kayo. Gawin niyo rin to. Masarap siya, guys. See? So, let's eat na. Ayan na siya. Kumain na ako sa resto, diba? Well, pag may gusto kang kainin, pag-aralan mo kung paano lutuin para hindi ka na gagastos ng malaki. So, itong sa akin, yung binibig ko lang is yung chicken. The rest is galing na sa pakura natin. Medyo ano siya, matamis na maasim-asim. Basta, sarap, guys. I-try nito. Sarap to, guys. Promise. Hindi ka magsisisi pag ito yung tutuin nyo. Sarap. Time time, guys. Yung nilagay kong sabaw is only buko juice lahat. Pag wala kayong papaya, either papaya or sayote, pwede siya. Sarap as in. Try nyo. Sobrang nyo, kain yan na. Kayo dyan, yung ulam nyo. Nakol na chicken sa buko, o diba? Longga style. Longga style pala kasi papaya. Grabe yung hangin, malakas. Mmm!
Kasi yung ano, yung buo ko is malam. So, paano nga?